with this program, we're trying to practice both southpaw and orthodox. Kasi in real-time combat, hindi pwedeng naka-isang stance ka lang. Depende sa situation yan. Kung handa ka sa lahat ng mamiging pagyayari, lahat ng sides, well, you're dead sa mga aspects. Okay, so ito muna tayo. Let's practice with orthodox muna. Give and take, ha? Partner may dalawa, partner, partner tayo dalawa. Pero look at this muna. Magpapunta tayo ng jab. Let's start with the jab first. Of course, bago mong sumutok, kailangan ma-establish mo muna yung base mo. Okay? Bago ka marunong maglakad, kailangan marunong muna tumayo. This is my base. This is, tawag dito, orthodox. When doing your jab, when you're doing your jab, as much as possible, yung buong timbang mo, chance mo para. Saka hindi lang ganon. Your lunge works. Okay? Mga pang-fencing, lunging. Okay? One, two, yan. The moment na hinagis mo yung timbang mo para, your weight generates force. What if yung bigat mo, magunta sa kamao mo at tumama sa tanga niya, walang damage yun. Isn't that the sense of striking? Do as much damage as you can with the most technique that you can do. Okay? Para hindi magastos sa kaya energy. So anyway, orthodox, jab, jab. Okay? Now, kuha tayo na straight. Pagpapato ka na straight, hindi mo lang itusunok to. Notice yung katawa ko, yan, yung tobo, isi-shift ko yan going forward. The moment that I shift my toe forward, yung timbang ko, again, it's a matter of weight, right? Yung buong tigat ko, i-transfer ko dito. Yun. Okay, so ganito muna gagawin natin for the first 3 minutes ang muna. Partner tayong dalawa din. Here, take. Jab, jab, straight. Jab, straight. So, kunyari si JM. Jab, jab, straight. Jab, straight. Then jab, straight. Good. Ganun lang. Nasa kubo ba ito? Si JM lang sa low. Okay, sa low. Jab, jab, straight. Jab, straight. Then, jab, jab, straight. Now, why is this give and take? Para sa niyong purpose. Para masanay din kayo noticing the shoulder of your partner. Again, hindi lang ito puro pensa. Kailangan matituloy kayo dumipensa. And the first line of defense is your visual mata. Kung alam mo kung saan manggagaling yung mata, eh, madidepensa mo. Alright? So, ganun mo na gagawin natin. Jab, jab, straight. Back pedal. Jab, jab, straight. Back pedal. Jab, straight. Orthodox muna tayo. Alright? Now, as much as possible, focus muna tayo with the roundhouse kick. Roundhouse kick. When you throw your roundhouse kick, like what I said, base muna. Make sure that you have proper base. Pag binato mo itong tao without pivoting your leg, hindi mo inikit yung leg mo, limitado ka lang dito. Mo? So, importante, base, right? At saka ang range. So, how do you do that? You twist your toes first. At itiwis ng toe mo, yan, tignan mo yung swing ko, mas malayo na. Right? Mas mataas din. As usual, yun. Kaya sabi na ba ito mo lang kung gusto ko ito? Okay, so kung si Chris ang baba ito, sabi na, notice when he's throwing, kasi give and take, I am also protecting my face. Pag pinandre na ito, protection. So again, patama mo na, wala mag-protect sa ganun lang. If you throw, you should protect. How about Chris? Kapila nga. Yan. Okay, ito nagpo-protect ako. So, ano ba magiging picture na drill natin? So, this drill, ang gagawin natin, jump straight, round up, jump straight, round up. Okay? Yan. Yung momentum na straight mo, remember, yung pinabato kita na straight, nakaka-twist yung toe mo, sumukukunin. Lumate, sasaloy ni Chris. Jump straight, round up. Pag mapagsak niyan, kabilang stance na. So, medyo technical na tayo, we're gonna practice both. Si Chris, kung si Chris, same technical we go. Jump straight, round up. Okay, Chris naman. Papa niyo sa harap, you're closing the distance, you're pressuring. So if this was MMA, the moment na may ilagay ko sa corner, may MMA na, mas madali mag-move. I can only explain that to you post-pandemic. Medyo ko lang, medyo okay-okay na ba dyan ako mag. Pwede na ako mag-tugunan. So again, look at this, gumaga pa ka may twist. Just say, roundhouse, pam-pam-pam, gila, pam-pam-pam. Okay, again ha, use your eyes, both partners. Thank you, Dom.